people might say I am afraid, but I just don't think. And syempre malungkot din tayo dahil sa masamang balita, no? Pag kay Reina. Kaya yun, halo-halo ang ating nararamdaman ngayong gabi. Si Reina ay binabawi. Ay nako. Ano kaya ito? So pag-usapan po namin bukas sa barangay. Hindi ko po alam kung saan. Pero nagpunta po kasing mama na Reina dito. At pag-usapan daw po. Yung nga sabi ko, pag-usapan ng maayos. Kung may problema sila sa amin. Okay, ate, ano, ate Roda, mas magandang pag-usapan. So, ako ano yung dahilan kung bakit bigla ang binawi. Kay Reina naman, palaging ganyan, may bumabawi, binabawi. Tapos, hala, Kalingap Rab nagsalita na, gagawin lahat hindi lang makuha si Reina sa nanay niya. Bakit nga ba ano ang mabigat niyang dahilan dito, ito po ay ating alamin. At dahil nga si Reina ay halos pamilya na niya ito. At kapatid na ang turing niya dito, kaya naging madamdamin ang live niya kagabi. Ito na ang gagawan natin ng reaction video mga Kalingap. Pero bago ko umpisahan, ay isang mapagpalang araw mga Kalingap. Lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang. Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab at paunawa lang po na sanay patapusin niyo muna ang kabuuan ng videong ito. At isang pasasalamat muna sa mga viewers at supporters na nakasuporta at nakasubaybay sa aking YouTube channel. Dito nga sa live ni Kalingap Rab, ay ating napapansin at nararamdaman na nasasaktan. Talaga si Kalingap Rab, sa planong pagkuhan ni Reina. Sa nanay Melanie niya, dito ay sa barangay pag-uusapan kung anuman man po ang magiging resulta dito. Pero kung hindi mabago ang isip ni Ate Melanie, ay baka naman ay tuluyan ng mapunta ang pangagalaga ni Ate Melanie kanya. At dahil dito, ay maging handa na rin ito sa kaliwat kanan ng mga negative na komento para sa kanya. Kung ating maalala, na naging controversial ngayon ang pagkuha ni Reina sa nanay niya. Dahil kung ating maalala nga, ay tutol siya sa ginawa ni Lolo Nestor na paghiram nito. Bagkus ay siya pa nga ang bumawi sa anak na planong itakas ng iba. Pero nagkaroon ng twist ito, at para bang naging isang iglap lang ay siya na mismo ang bumawi nito. Bakit kaya mga Kalingap, paano na lang kaya ang kalagayan at sitwasyon at kondisyon ng ating prinsesa? Naging masakit ito sa mga fans ni Reina na patuloy na sumusuporta sa kanya. Naging hati din kasi ang kanilang mga opinyon dito. Dahil nga sa wala naman sana problema sa nanay niya at pwede na itong ibalik sa kanya. Kapag okay na siya at lubusan na ang pagaling, dahil kung sasabihin na magaling na si Reina, ay hindi pa Ate Melanie, at sa pag-aaral niya, ay hindi kasi pwedeng sa public ito pag-aaralan. Nakakasama sa kanya ang hindi matutukan, at baka ma-bash lang ito sa mga kaklase niya. Kaya ang leheka talaga ay ang dapat na school para kay Reina. At sa ugali naman ay baka nangangamba ang karamihan na maging bad na naman si Reina. At sigurado tayo na ang routine niya tuwing Linggo ay matatanggal na. Natuto na kasi si Reina sa gawaing simbahan, madalas na kasi itong nakarinig ng mga salita ng Panginoon, kaya kapansin-pansin dito na naging mabait at magalang na nga si Reina. Kaya nakakalungkot at naging masakit para kay Kalingap Rab ito. Gusto man niyang manatili sa kanya si Reina, ay wala na itong magagawa, at dahil nga sa nanay na ang kumuha ng ating prinsesa, kayo mga Kalingap. Sana ay magbigay kayo ng inyong komento, reaction, at suhestyon, at para may parating natin sa Kalingap team at magawa ng aksyon ang ganitong sitwasyon. Bago ko po tapusin, ay isang mapagpalang araw mga Kalingap. Lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, maraming salamat po.